Isang magdatang hali sa ating lahat mga kalapatids. Welcome back again to my channel, Pepong Love TV. Wala ibang bisyo, kalapati lang. Yes, so ngayong tanghali mga kalapatids, ito na yung pinakahihintay ng mga nagtatanong kung magkano yung nagastos, kung ano yung, kung paano ginawa yung sliding door natin. So ito, masasagot na yung mga katanungan nyo mga kalapatids. Dahil ngayong hapon, iloloptor ko kayo dahil tapos ng pinturahan lahat mga kalapatids. Tapos na namin kaninang umaga. So ngayon, iloloptor ko na kayo mga kalapatids. Tapos siguro sa makaluwa kapag may backsports na tayo, magsasalpak na tayo dito ng mga ibon mga kalapatids, yung tatlo natin na nasa Flyers Loop, and then breeding season na rin dahil parating na yung club ring mga kalapatids. Marapit na tayo mag-breed siguro sa makaluwa o kaya sa next week, ganun magbe-breed na tayo mga kalapatids. Hintayin lang natin na dumating totally yung mga club ring mga kalapatids. Ito, ilolobtor ko kayo, and then kung gusto mo malaman kung magkano yung nagastos kayo dito lahat-lahat, tapusin mo tong video na to dahil sa dulo sasabihin ko kung saan kung magkano lahat ng nagastos mga kalapatids. So ito, ilolobtor ko na kayo dito sa ating dream loop mga kalapatids. Many, many minutes later. And ito, so unahin na natin dito sa labas, so dito sa likod mga kalapatids. So yan, kung nakikita nyo naman, yan, napakaganda na, no? Pinturado na mga kalapatids. Itong bakal dito sa likod, itong flat bar tsaka angle bar is hindi ko na pinuti. Nilagyan ko na lang yan, dinoblihan ko na lang ng metal primer na gray mga kalapatid. Sa gano'n is pare-parehas silang nandito sa likod yan. Maganda naman tignal. And then yung mga gilid na lang yung pinuti ko yan, o. So naka second coat na rin lahat yan mga kalapatid. Pulidong-pulido na pati dito sa yan, sa baba yan na metal primer na rin namin kanina. Tinapos na namin mga kalapatid. So ito, sasabihin ko yung sukat dito sa likod. Mula dito hanggang dun sa dulo mga kalapatid is 8 feet mga kalapatid. Dito 8 feet. Tapos mula dun sa paa, ay mula dito muna. Mula dito hanggang dun sa dulo is 5.9 mga kalapatid. Mas mababa siya ng konti dun sa harapan. And then itong paa niya is 2.5 feet. Tapos may puting siya na 1.5 mga kalapatid. Sa ganun is humangin man ng malakas, hindi siya uuga-uga kasi nga nakaputing siya mga kalapatids. Yun yung sukat na dito sa likod mga kalapatids. Ayan. Mula doon hanggang dito sa pinaka-flooring niya is 5.9 feet. Tapos yung mula dito hanggang sa paa, 2.5 feet mga kalapatids. Tapos yung haba niya pa ganun is 8 feet. And then dito naman tayo sa gilid mga kalapatids. Ito, yan, nandito sa gilid. Yan, makikita nyo naman. Yan mga kalapatids, oh, napaganda na ang tignan. Napakalilis na dahil nga napulido na. Yan, nakapala na yung puti. Pati yung kulay asul yan, oh, napakaganda na tignan mga kalapatids. Tapos ito naman, mula doon, yan, sa dulo dyan hanggang dito. Yan, hanggang dito muna is 4 feet. Bale, isang buong steel matting mula dito hanggang doon, tsaka hanggang doon sa dulo, isang buong steel matting yan, 4x8 yung sukat mga kalapatid. Ano, sa aviary, mamaya sasabihin ko kung ano yung sukat sa aviary natin. And ito naman mula dito, yan, mula dito sa may pinaka flooring, ganun sa may taas is yan yung 6 feet mga kalapatid, dahil nga mas mataas dito para yung yero natin nakapaislat na gano'n. Nang sa gano'n yung tubig is pababa mga kalapatid, magandang babaan na ang tubig. And yun nga, so dito naman tayo sa harap. Tapos papakita ko yung sliding door ng ating aviary kung paano nga ba nila ginawa mga kalapatid. And ito, so iharap na lang natin camera para madali natin ma-explain mga kalapatid. So ito, itong aviary naman, sukat ng aviary mula dito hanggang dito. Ito, may manok pa dito, manok ng kawit bahay, napakaamo mga kalapatids. Ano? Yan, so mula dito hanggang dito is 4 feet. And then mula dito naman hanggang doon yung taas niya, yan, hanggang dito lang. Yan. Yung may welding niyan hanggang diyan mga kalapatids is 5 feet yung kanyang taas mga kalapatids. 5 feet kasi
yung 1 feet doon mula dito sa may welding na yan hanggang doon sa may taas is yung trapdoor natin. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo, and then yung 360 natin mamaya tataas tayo dyan mga kalapatids. Yun nga yung sukat natin, 4 feet yung lapad, tapos yung taas 5 feet. So yung paa niya ganun din, pareha-pareha sila ng paa, 2.5 feet mga kalapatids. Tapos eto naman sa harap, dito tayo sa harap. Yan, so yung haba mga kalapatids ng harap mula dito hanggang dito, 6 feet, ano? So, bale, pinutulan lang ng 2 feet yung isang buong steel mating, mga kalapatids. Yan, so, isang buong steel mating, pinutulan lang ng 2 feet, ano? So, 6 by, bale, 6 feet yung pag-anon, 4 feet yung pag-anon, mga kalapatids. Tapos, yung pinaka-flooring natin ng, ano, ng pinaka-flower slope, kasi aviary ito, mga kalapatids. Mula doon, 4 feet by 8 feet, pag-anon. So, buong steel mating yung nagamit dun sa kabila, mga kalapatids. Sa bantanan dito is 4 by 6, pinutulan ng 2 feet, ano? And ito nga, yung sinasabi ninyo, ang sliding door, kung paano ginawa, mga kalapatids, ito, nagkabit sila ng square bar dito, yung white na square bar, mga kalapatids, ito. Nagkabit sila dyan, mula dyan, hanggang dito sa dulo, and then, winelding na ganyan, ayan, tapos, itong pinakapinto, mga kalapatids, nilagyan lang ng bearing. And then, ayun, no, nilagyan ng flat bar magkabila, tapos nilagyan ng bearing sa gitna. Ayan, ganun din dito sa kabila, mga kalapatids, flat bar magkabila, and then, may bearing sa gitna, tapos yung sa gitna na ito, yung round bar, mga kalapatids, nakakasya dun sa bilog ng bearing, ano yun, nilagay dito sa gitna, and then dun sa taas naman, ito, tataas tayo saglit. Ayan, so yung andito naman sa taas, ayan lang, ganito lang, ayan. Square bar lang mga kalapatids, ano, tapos ayun o, nilagyan lang ng angle bar dito, ayan, angle bar yan, naka-welding dito, tapos nakapaganon, nasa ganon, hindi siya pupunta paharap na ganyan mga kalapatids, ito, ayan o, ayan, so tingnan nyo, ayan, ayan yung sukat mga kalapatids, ano, so yung sukat ng ating, aviary mga kalapatids mula doon hanggang dito, 3 feet, yan, hati kasi yan, 6 feet, bali 3 feet doon yung pinaka- harang, and then itong pinakapinto natin mula dito hanggang doon is 3 feet din. So, buong 6 feet mga kalapatids na so, kalahati. So, yun, nasabi ko yung sukat mga kalapatids. Ulitin ko yung sukat po ng aviary natin. 6 by 4, and then yung nasa likod niya. Doon ka muna, doon ka muna. Yan. Ito, yung pinaka-flyer slap. Ito, mula dito hanggang doon sa dulo mga kalapatids. 4 feet, tapos 8 feet. Yan, yung pinaka-flyer slap. And then yung pinaka-aviary natin. 4 by 6 feet yung sukat niya. So, bali may 2 feet dito ang nakasobra kasi nga dahil sa, para sa pinto. And then yung hagdan natin. Hagdan natin siguro nasa 4 feet din yan mga kalapatids. Mula doon hanggang dito. Tapos, metal primer na gray na lang din yan. Kung makita nyo, is mas maganda kasi yung kulay mga kalapatids ng metal primer na gray kaysa sa kulay pula. And yun nga yung hagdan natin. Tapos may, yan may dalawang hakbang bago ka makapasok. Yan. So, andito na tayo sa loob ng flyer slope natin. And ito nga yung mga ginamit natin na mga bakal mga kalapatids. Yung pang poste natin is yung 1 and 1 fourth na tubo. Tapos yung mga pang brace natin, yung 1 and a half na ay 1 by 2 na tubular mga kalapatids. Ito yung ganito, 1 by 2 na tubular. Yan. Tapos hard flex. Tapos still mating na 1 by 1 yung sahig natin nang sa ganun is matibay, tapos sa may gilid sa may aviary still mating na 2 by 2 mga kalapatid, ano, so importante talaga is matibay yung sahig mo, yung tinatapakan. And ito nga yung pinto natin, sukat ng pinto natin 2 feet mga kalapatid, saktong sakto lang sa atin nang sa ganun hindi makalabas yung mga ibon mga kalapatid, ano. And ito nga sinasabi ko sa inyong trapdoor natin, nandito, so pinasukatan ko ng hardiplex dyan, ang tawag dito, basta pinatabasan ko ng hardiplex kila Uncle Jimmy, nasa ganun, kapag meron tayong mga ibon dito na hindi sila makalabad, kasi tingnan yung trapdoor natin dyan, oh. So napakalalaki ng awang, nasa ganun is hindi na ilang yung mga kalapati natin, mga kalapati dyan, 3 feet dyan, mula dyan sa dulo, hanggang dito sa dulo, 3 feet yung sukat ng trapdoor natin dyan, mula dito, hanggang dito, yan, 3 feet yan mga kalapatids. And then kung gusto nyong papasukin yung mga ibon, ito, ikakawit lang natin yan dito sa may taas mga kalapatids, yan, ikakawit natin dito, and yun, nakabukas na yung trapdoor natin, so ganun din dito sa trapdoor, papuntang
360 AB rin natin yan. Ganyan din daw, sigakawit mo rin to nang sa ganun. Pwede na silang pumasok, mga kalapatid. So, kagandahan nga dyan, hindi sila makakalipad, ano? Nasa ganun is, andito lang sila. Tapos yung trapdoor natin is, pinalakihan talaga natin. Nang sa ganun is, walang ilang, mga kalapatid. And ito, nandito tayo sa taas ng ating dream loop, mga kalapatid. Dyan, tinutumba natin yung pinakang landing board nila. Ngayon, mga kalapatid, ito yung itsura ng kanilang landing board dyan. Napakalapad, 3 feet dyan, mula doon ng ganun 3 feet. Tapos yung magiging itsura ng trapdoor natin is ganto, mga kalapatid, siya, no? And ito nga yung 360 aviary natin, mga kalapatid, mula dito. Yan, mula dito hanggang doon sa dulo, 3 feet po. And then yung taas niya, mula dito hanggang dyan is 4 feet, mga kalapatid, ano, 4 feet yung taas niyan. And then yung lapad, 3 feet yung lapad niya, mga kalapatid, ano. And then kung hindi ako nagkakamali, ito, yung ginawa nilang kill Jimmy mula dyan, yung haba niyang gandun is, bali, nasa 6 feet, mga kalapatid, yung haba niya, ano. Kung hindi 6 feet, nasa 5 point something, ganun yung haba niya. Yan, mula dito, ang ganyan, kung nakikita niyo naman, napakalaki talaga ng 360 aviary natin, yan, ano. Yan, napakalaki, mga kalapatid, yung 360 aviary natin, yan, ano. So, talagang iwas overplay talaga, para sa mga young bird natin, yan. Yan, so ito, bababa na tayo kasi nga napaka-init dito sa taas, mga kalapad dyan. Tirik na tirik yung sikat ng araw na katutok sa atin ngayon. Lolob na tayo, hindi sasabihin natin kung magkano yung mga nagastos natin dito sa ating loob, mga kalapad dyan. Napakalaki natin, 360 aviary. And ito, so nakita nyo naman na yung mga anilop tour ko na kayo sa ating dream loop, mga kalapatid. So ito, sasabihin ko na agad-agad kung magkano yung gastos natin kasi baka humaba yung video natin today, mga kalapatid. So bago ko sabihin, so gusto ko suportahan nyo yung mga tumulong sa ating dream loop, mga kalapatid. Si Idol Carino Loop UK, si Idol Macmac Loop, si Idol Rapis Loop, mga kalapatid. So suportahan nyo yun. And then yung isa, ayaw magpakilala talaga. Yan, maraming salamat sa iyo, Idol. Kilala mo na ko sino kayo. Maraming salamat po. Yan, sa mga tumulong na yan, yung mga channel na yan, suportahan nyo, mga kalapatid. Ito nga, sasabihin ko na, ito, napakakapal na. Resibo, puro resibo to, mga kalapatid. Dyan, hindi pera, napakakapal na resibo. Ito yung, inipon ko lahat ng resibo ng pinamili natin. Pinagawan ko talaga ng resibo, mga kalapatid. Dyan, napakang kapal. Hindi ko na iisa-isahin. Ito na, sasabihin ko na kung magkano yung gastos natin sa ating dream loop. So yung lahat po umabot na po ng ayan, iyo, kuinenta ko na, mga kalapatid. Hold up. Yung ating gastos sa ating dream loop, ayan, oh. Ayan, umabot siya ng 22,092 pesos, mga kalapatid. So hindi totoo yan, bola lang yan. So hindi ko expect yung ganun kalaking gastos, yan. Ayan, umabot ang 22,000, pero ganun, nang sa ganun pa man, mga kalapatid, siyempre, okay na okay lang yun. Sabi nga ni Sir Lloyd, ang sarap gumastos, lalo na kung yung pinaggagastusan mo is nakikita mo dito, may napupuntahan, mga kalapatid, may kabuluhan, yung pinaggagastusan mo is napakasarap at talagang gumastos. And ito nga, sa mga balak, magtayo ng loop, yan, kung gusto nyo gayahin yung loop ko, ito yung gagastusin nyo, 22,000. 92 pesos, depende pa yan kung magkakaparehas tayo ng presyo ng bakal dito, tsaka dyan kung magkaiba, naku, patay na, mga kalapatid, baka mas mahal na dyan sa inyo eh, hindi lang ito yung gagastusin nyo, baka mas malaki pa, no? And yun nga, mga kalapatid, so dito na tatapusin kasi baka sobrang haba na itong video natin for today. And maraming salamat sa panonood, sa pagsama, kita-kits ulit tayo kapag magsasampa na tayo ng mga ating mga warriors, mga kalapatid. So, maraming salamat po sa lahat. Speechless ako sa sobrang saya, no? Yan, keep safe, ingat, happy flying po sa ating lahat, mga kalapatid.